Hi guys! Kumusta? Namiss ko kayo. Ang tagal ko nang hindi nakapag-vlog. Sorry po. And thank you po sa mga nag-push sa akin na mag-vlog ulit. Sa mga bagong dating na Pilipino, nagpasalamat sila sa akin dahil sa mga videos ko, nakahanap sila ng paraan kung saan sila bibili ng mga gamit, ano yung dapat nilang i-prepare, tsaka thankful din ako guys, kasi nanonood din pala kayo sa vlogs ko kahit ano, kahit papaano. And now, for today's vlog, pupunta kaming Costco kasama yung mga kaibigan ko, tsaka mga kasama ko sa bahay. And guys, may surprise pala ako sa inyo dahil 2 months na yata yung nakaraan bago ako nakapag-vlog ulit. Madami pong nangyari sa buhay ko. kasi, ano, ito yung surprise ko guys. So, ayan, ito yung surprise ko sa inyo. Nakabili na pala ako ng sasakyan guys dito sa Canada. Thank you Lord, after 3 months nakabili na po ako. And hindi ko to hindi po to siya monthly guys. Binili ko to siya cash sa marketplace kasi ayokong mahirapan buwan-buwan, may babayarin ako. Tapos yung monthly kasi dito dapat bayaran mo siya ng at least 4 to 8 years, 7 years kaya ayokong mabigatan din. Nahihirapan kasi ako kasi malalaki yung interest rate nila. So, ayun, napaisip akong bumili ng sasakyan sa marketplace. At thankfully, nakahanap din naman ako ng mura. Tsaka, maganda pa yung sasakyan, guys. As in. Sabi nga nung, ano, mga mekanikong kakilala ko. Tsaka yung garage na pinuntahan ko. Kasi bago ko nabili yan, pinapunta ko sa garage. So, sabi niya, the car is doing well. The car is good, so kaya ko pa siyang gamitin like 5 to 8 years. So, okay na din yun guys for starting here in Canada. So, ayun. Sa mga gustong magbili ng sasakyan, depende na po yan sa inyo kung gusto nyong mag-monthly or gusto nyong mag-cash, kung meron kayong cash. So, para sa akin, yun yung napag-desisyonan ko na bibili ko siya ng cash. Kasi, ano guys, kailangan ko yung sasakyan po dito. I mean, hindi lang talaga ako yung ano, nakaka-feel nun. Pati yung halos lahat ng mga nandito, mahirap talaga kapag walang sasakyan. Yung magbabas ka, kailangan mong mag-adjust ng oras. So, ayun, napaisip ako talaga na kailangan ko siyang i-prioritize. So, ayun. So, sobrang happy ko, guys. And, after 3 months, nakabili na tayo ng sasakyan. Thank you, Lord. So, kailangan mo talagang magtipid para mabili yung mga gusto nyo. So, pasensya na po pala sa makyan. So, ayan. So, tapos, ano, may mga nagtatanong kung magkano ba yung mga monthly ng sasakyan dito sa Canada. If in case magma-monthly sila ng sasakyan. Well guys, bago ako bumili sa marketplace, naghanap muna ako ng ano, sasakyan na second hand. Nag-inquire muna ako sa mga shop. Ay, hindi ko alam kung anong tawag talaga dun. Pero nag-inquire ako, parang namahalan talaga ako sa monthly. Ewan ko sa iba, depende. Pero para sa akin, mahal kasi. Nasa around, kung bibili ka ng sasakyan na worth 10,000 to 15,000 Canadian dollar, yung interest rate niya ay nasa 7%. Tapos, kailangan mo siyang bayaran mga 4 to 7 years, depende po sa ano, stay nyo dito sa Canada. Depende po sa inyo yon. So, iba-iba po tayo. So, ayun, namahalan ako. Kaya nakapag-design nga ako sa marketplace. And, naghingi din ako ng mga advices sa mga kasama ko. So, ayun. Araw-araw akong nagpupunta ng marketplace na naghahanap ng sasakyan. So, ayun, nakachamba po tayo. Yung sasakyan ko, guys, papakita ko mamaya. Nasa worth 2,800 lang siya. And goods pa talaga yon, good price siya. And at least wala na akong babayaran next month or
another month ulit. Ano, wala na akong iniisip pa. Tapos, kung sa maintenance naman, depende na sa akin yun. Pero, pinapunta ko kasi siya ng garage, guys. So, ayun nga, okay pa yung sasakyan ko. Wala siyang masyadong problema. Kung meron man, napa-fix ko na. So, parang back to zero na din siya. So, ayun, para pang start ko lang talaga siya dito, guys. Magagamitin kasi namin ng partner ko pag darating na siya. So, pupunta kami sa kanila or pupunta siya sa amin or pag mag-isang bahay na kami, at least magagamit po talaga siya. Lalo na pag mag-grocery, mabibigat yung gamit, mahirap mag-bus, mahirap magkarga ng mga grocery. So, ayun. Mahirap din naman kapag parati kang nakikisuyo sa mga kasama mo na or makikisabay mag-grocery. So, mas mabuti na yung meron kang sa'yo. So, kung gusto nyo, pag-ipunan nyo po talaga yan. Okay? And so, yun na guys. Aalis na po tayo kasi tumatakbo na yung oras. So, ayun. I hope mag-enjoy kayo sa pag-vlog ko ulit sa video na to. And pagsisipagin ko pang mag-vlog sa mga susunod na mga lakad or kung ano yung mga kaganapan ko sa buhay. So, ayun guys. Enjoy watching! Ayan guys, papakita ko sa inyo yung sasakyan. So, ayan guys. Ayan na po yung sasakyan ko. Ito po yung worth 2,800 lang po. Maganda pa talaga siya guys. Sorry, meron pang mga ano winter tires kasi kakalagay ko lang ng summer tires eh. Kasi ano na, matatapos na yung May. Hello, ayan pala si Sir Aldrin. Patulong po! Kukunin pala namin yung ano, yung gulong sa likod. Ito pala si Sir Aldrin guys. Ang bait-bait po nito. Wala pa kasi yung jowa ko kaya kailangan ko ng lalaking magtulong sa akin sa pag ano ng sasakyan. Tapos, ayan, buti na lang may kasama tayo sa bahay. Sobrang bait. Sobrang bait po nito guys. Meron po din kasi siyang sasakyan. Tapos, alam niya yung mga pasikot-sikot. Kaya, thank you Sir Aldrin! Ayan, sikat ka na! Andun para sila, Chris? Oo. So, ayun guys. Andito na kami sa loob. Joke lang. Pasensya na po talaga sa Tagalog ko. Kasi, Bisaya po talaga ako. Bisdak. So, ayun. Paalis na kami. Anong oras na ba ate? 2:45. Tsaka yung temperature ngayon. Ano na kasi ngayon guys, papunta ng summer. So, nasa 16 degrees Celsius. So, medyo mainit na. Mainit talaga. Yes. Pero naka-jacket pa din kami kasi malamig yung hangin. So, ayan. Papunta na kami ng Paytown. So, samahan nyo lang kami guys. Go. Hey guys, may nagtanong pala sa akin nung pumunta kaming Lebon Jack, may mga bagong Pilipinong dumating. Tinanong nila kung magkano yung allowance nilang dadalhin pag pupunta sila ditong Canada. For IPAMS employees lang po to guys ha, hindi ko alam sa mga ano, hindi ko alam kung ano yung dapat na allowance para sa mga ibang agencies dyan. Tsaka for McDonald's lang din po. Kasi yung alam ko pag McDonald's, bibigyan ka talaga ng groceries. Tsaka yung sahod is ano, twice a month. So ayun, kaya yung ibibigay ko sa inyong advice is hindi to para sa lahat. Diba ate? So ayun, yung bago ako dumating dito, naghanap din ako ng mga vlogger na nagsasabi na magkano yung magiging allowance
pagpupunta dito sa Canada. So far, wala talaga akong nakita pang vlog. So, ayun, gagawa tayo. So, yung dala ko po dito is 300 Canadian dollar. Tapos, yung nagastos ko lang, guys, bago yung sahod, ay nasa 40 Canadian dollar lang. Yung binili ko lang ay mga ibang kailangan ko na hindi ko nabili sa Pinas. So, ayun, kung ako sa inyo, huwag kayong magdala ng sobra kasi hindi nyo talaga magagamit kasi pagdating nyo dito, after 2 weeks sasahod kayo, di ba ate? Yes. Or after a week sasahod kayo, depende kung kailan kayo darating. So ako, dumating ako December 22, 2022. Nagsahod kami agad after 1 week kasi every Tuesday yung sahod namin. So ayun, hindi ko nagamit yung pocket money ko. May natira pa talaga kasi 40 CAD lang yung nagastos ko. Si ating magkano dala mo? 300 lang din. 300 lang din yung nagastos niya. Alam ko hindi niya naubos. Sobra pa. Oh, sobra pa. So ako sa inyo guys, nasa mga 100 Canadian dollars goods na yon. Depende din kung may dala na kayong mga gamit galing Pinas. So parang feeling ko wala na talaga kayong mabibili dito kapag dala nyo na galing sa Pinas yung mga kinakailangan nyo. Pero pag may kulang kayo tulad ng sapatos, gusto nyo dito na lang bumili ng jacket, pwede din naman. So depende na yan sa inyo. So kung ako sa inyo, dadalhin nyo 100 Canadian dollar goods na yun, o kahit 50 goods na talaga. So ayun. Tsaka ano pa nga yung mga tanong ah? May nagtanong pa ba sa akin? Oh, sa mga jacket po pala, pwede din kayong bumili ng mga ukay dyan sa ano, pag darating kayo dito ng winter. Pwede kayong bumili na dyan sa ukay or kahit isang or dalawang jacket na pang winter. Goods na yon. Tapos the rest, dito na lang kayo bibili pag may sahod na kayo, may pera na kayo. Tapos, ano, yung mga hindi nabibili dito tulad ng mga Filipino foods, Pinoy foods, eh magdala na lang kayo galing dyan. Ako may dala akong dried fish nung pumunta ko dito ng Canada. Binalot ko lang talaga ng sobra. Tsaka yung mga canned goods, sabi nila bawal daw, eh sa akin maniniwala na lang kayo sa mga taong based on experience tulad sa akin. Nadala ko guys, hindi naman pinagbawal eh. Tapos depende na din yan kung paano nyo balutin. Basta wag lang kayong magdala ng fruits, vegetables, yung mga napapanis. Pwede yun, di ba ate? Yung yes. Mga dried fish, tapos mga canned goods, ganyan, pancit canton, galing Pinas. So ayan, pwede nyo yung dalhin guys. So sa mga meron pang mga tanong dyan, para may ma-add ako sa vlog ko sa mga susunod, i-comment nyo lang dyan sa, ano, sa YouTube ko guys, para at least masagot ko sa susunod ko na vlog. Ayan guys, ayan yung store na pupunta namin. Nandyan yung makasama namin guys. Papa-out pa lang sila, so ito pala yung McDonald's ng kasama namin, guys. Malapit lang to sa amin, mga 5 minutes drive. Ayan. Hi, Edward! Sir! Say hi to my vlog! I'm doing vlog. Pabila ko lang ano, punta ka na pinistore. Ito yung store. Ano yung pinistore? Yeah. Hi, guys! Hi! Costco lang, pumunta nyo? Costco. Ano oras? Pabila ko lang sabon, tsaka yung malaking ano. Uy, ito na yung sinasabi ko sa inyo, guys. Tubig tsaka sabon. Ay, sabon. 17 lang yung malaki. Yan yung store nila. Sobrang ganda. Dito, guys, yung drinks ay unlimited. So, pag mag-o-order ka ng meal, like a sandwich with fries and drinks, yung drinks nila, bibigyan ka lang nila ng baso, tsaka unlimited na yung drinks nito. Yan. So, ito, hindi sila nagtitipid ng straw. Dito, may Splenda, sugar,
pepper, salt, tsaka tissue, ketchup, ayan. So, dito hindi ka na magtatawag ng crew para sabihin, oy, pahingi ng ketchup, gravy, ganito, ganyan. Meron din silang McCafe. Ito yung donuts. Meron din kami neto, guys, sa store namin. Ayan, muffin. Sobrang masarap niyan, guys. Tsaka meron ding, since malapit na yung summer, merong dining sa labas bukas na. Hindi sila naiinitan kasi paminsan-minsan lang to. Meron ding SOK, self-ordering kiosk. Babayad ka lang dito pag ayaw mong makipag-usap ng French dyan. Kasi mag-French talaga, guys. So far, sa 3 months kong pagpunta rin ay nung since dumating ako, sorry sa Tagalog ko, marunong na ako mag-order take in French. Thank you, Lord. Char. Sipag at syaga. So, ayan, RGM yan. Si Sir Edward. Sir Edward! Ano? Ay, sorry, hindi pa si Sir Edward. Sir Rafael. Hello, ayan si Ronil, guys. Syaka si Chris. Ronil, pakilala ka muna. Kailan ka dumating? Hi, bye, Edward. Hello. Dumating ako nung March 27. Okay. So, nag-start ako sa work March. Eto, matagal na to. 2 years na to dito. Yeah, guys. Veterans na. Nakapatay na ako ng mga inasal tsaka Jollibee sa Pilipinas. Legit yan, guys. Ikaw, ano yung napagpatay mo? Manok pala. Joke lang. Guys, kahit anong trabaho naman ko, marunong ka mag-ipon. Ayan, sobrang ganda ng auntie ko. Ayan, alito na. Paalis na tayo. Where are we going? Dito talaga, guys. Pag dito ka sa Canada. Guys, pag hindi sa kaila kami kasi nakakaluwag-luwag na siya, no? Nakaluwag-luwag na tayo sa buhay. Importante kasi yung sasakyan talaga. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Yeah, hindi siya luho, guys. It's necessary. Yes. So, punta na kami ngayon ng Costco. Bye-bye! Grabe naman, Bim! So, guys, sasagot ko pala yung ano, tungkol sa driver's license sa pangalan ng sasakyan ko. So, nung nabili ko to sa marketplace ng 2,800, nag-meet up kami pagkatapos. Dumiretso na kaming SAAQ. Doon, binigyan na ako ng plate number, tsaka nakapangalan na sa akin yung sasakyan. Yung nagastos ko lang doon, guys, in total is 135 Canadian dollar. Supposedly, nasa mga 500, 600. Depende sana yun kung magkano yung dineclare ng nung owner sa sasakyan, kung magkano. So, depende yun. So, buti na lang mabait si kuya. Yung dineclare niya sa sasakyan na pagbili ko ay na, mura lang. Kaya yun lang yung nagastos ko. Yung 135 including na yun sa ano, guys, sa plate. So, ayun. And sa driver's license, maaari ko pang gamitin yung Philippine driver's license ko dito sa Quebec ng mga 6 months. After nun, dapat meron na akong driver's license sa Quebec. So, for now, meron akong exam sa next month. Nakapag-appointment na. So, hopefully, makapasa. Kasi mahirap po yung ano, knowledge test tsaka drive test nila, guys. Hindi ko alam kung anong yung perfect term niya. Pero, basta yun. Yun na yun. Kailangan yung mag-study tsaka... Kasi, iba kasi yung mga rules nila dito kumpara sa Pinas, guys. Priority talaga nila yung mga tao. Pag may tatawid, ganito, ganyan. Tsaka, sobrang ano... Sobrang higpit din. Madaming mga rules for the safety sa mga tao na ano, for your safety na din sa pagdadrive. So, ayan. Ayan, ito na yung isa naming kasama. Oh. Ayan, ang ganda. Bisaya yan, guys. From Davao. Hello, mag-Bisaya ka, day. Opak, iPhone 14. Opak. Ayun pala yung apartment. Oh, sorry, bahay po nila. Ilang rooms ka dyan? Five rooms. So, yung katapat niyan, McDonald's yan. Yan yung McDo, guys. So, mga 2 minutes lakad, pak.
kapag magbe-break ka, pwede kang ditong kumain magkanin. Tulad ng ginawa mo kanina, be. Yes, tinakbo ko 5 minutes. Sige na guys, alis na kami. Bye-bye. May mga nagmo-motor na dito. Ayan. Mga top down, maraming top down. Andito na kami sa Costco. Ayan. Para tong SNR sa Pinas, guys. Kung gusto nyo magpadala ng mga balikbayan box, dito na lang kayo bibili. Tapos, pagpupunta kayong grocery, siguraduhin nyo may dala kayong... Yan. Kasi, ikaw magpo-provide or it's either bibili ka. Hindi po bibili na dito. $4. Papakulod na lang ako. Ay, sa'yo, Clint, pala bibili ako. Parang SNR po talaga. Kukuha muna tayo ng card. Ayan. Thank you, ate. Dito yung atin. Ayan. Kailangan may kasama kayong may card. Ayan. Parang SNR talaga, no? Ayan. Subscribe to my vlog. Yes. My vlog. Merning mga phones dito. Televisions. Ayan. Pero nagugutom pa ako. Kakain muna ako. Kakain muna ako. Pupuntahan ko na lang kayo. Okay. San ba yung ano? Ayan. Diyan. Kakain. Mamaya na. Oh. Kakain muna ako guys. So ayan. Bibili tayo. Daming tao kasi ano ngayon Friday. Limited drinks din pero sadly hindi ako mahilig sa drinks. Yan. Magsi-self order kaya yata tayo, guys. Ano ba yung kakainin ko? Parang gusto ko tong hotdog. Eh hotdog nga lang yung bibilin ko. Tsaka Peggy for Lakamad. Ayan guys, sorry hindi ko na vlog yung pag-tap ko kasi cellphone yung gamit ko pagbabayan. So aantay lang ako dito. Uy! Messi! Go Juniosi! Tapos may mga sauces sila guys. Ayan. Salt. Vinegar. Pero gusto ko yung ketchup. Mustard. Ketchup. Masarap pa. Ano lang to? $1. With only drinks na guys. Ito yung loob guys. Yan. Yun yung sabi ko sa inyo pag magpadala na kayo sa Pinas ng balikbayan box. Ayan. Naka ano? Naka bundle. Ayan. Ayan. Sobrang luwag nitong place na to. Ayan. Ayan guys, mga chips. Sobrang lalaki. Yan o. Lalaki. 6.99 Canadian dollar. Malamans. Krusya. Nahanap ko pa yung mga kasama ko. Yan. Nakita ko na yung kasama ko. Ate! Mostly sa mga binibenta dito guys, naka-bundle talaga. Yan, sa mga Pinoy dito sa Canada, pwede kayong pumunta ng Costco para magpadala sa mga mahal niya sa buhay. Dito kayo pumunta. Char! Costco, baka naman.
Joke lang. Yan. Ito pharmacy. Ayan guys, mahilig talaga ako sa mukbang ko. Ay, nakakaiyak. Pretzels. Ang sarap nito. Ang laki-laki. Magsawa yata ako. Ayan. Kano kaya to? Sarap. Hindi ko lang alam yung price. Whoopers. Ayan. Pag nasa grocery talaga ako, hindi ako pumupunta sa mga damit. Sa pagkain talaga. Ayan, Nutella. Pwede talaga to pampadala ng Pinas. Sarap siguro nito. Ang laki pa. 16 packs. 16 yung loob. 16 pieces. Galing. Diyos ko po! Maubos yata pera ko dito. Yan, mga peanuts. Pag-ikot tayo nang wala tayong mamimiss. Oreo. Favorite yan ng jowa ko. Ayan, Oreo. Ayan ako bibili pag andito na talaga. Yan, dyan naman yung mga appliances. Mending madamit dito. Ikutin natin ng maayos. Biscuits. Brownies. Diyos ko po. Almonds. Diyos ko, almonds. Ang laki. Ang dami, ang bigat. M&M. Ayan. Nako, para excited na ako magpadala sa Pinas. Konting tiis na lang. Konting tipid. Anong konting tipid? Siyempre, banata natin yung pagtitipid. Pretzels. Yan. Yan, mapampaganda. Collagen. Ito pala yung iniinom ko, guys. Tinitake ko pala. Hydrating glow collagen. Meron na ako nito sa bahay. Ayun yung iniinom ko, Ben. Collagen. Hindi! Worth it din yan. Yan. Nga pala sa mga babae, mahal po dito yung napkin. Huwag kayong ma-shock. Kumpara sa Pinas, nasa 400 plus in Philippine peso. Hindi na. Ayan, mga salad, guys. Mga salad yan. Pero sa totoo lang, hindi yan masarap. So, depende lang sa ano. Depende sa taste. Kung gusto nyo, hindi. Chicken. Roasted chicken. Magkano? $9. 400 Philippine peso. Ay, mga chicken wings to. Ang sarap. Pero hindi ako mahilig sa chicken wings. Ito yung gusto ko. Mura lang. $8. Sarap nito. Mga ham. Mahilig kasi sila sa ham. Eh, may ham pa ako sa bahay. Yan yung mga, ano nila, mga pork, mga pap. Eh, ang sasarap. Cheese. Yan, pag mag-grill kayo ng barbecue.
kayo mag-isa. Ayan, chicken. Cheese din yan dyan. Ayan guys, meron nung binibenta ditong bike. Mga gamit, mga damit. Hindi ko na kayo maipasyal dyan. Kasi pupunta pa kaming Pinoy store. Time check 4:30, eh, magsasara yun ng 6 p.m. Yan. Yan. Kunwari guys, andito na kayo. Masaya din kaya. Mayonnaise. Magkano ba? Ay. Parang gusto ko to. Hanap lang ako ng kahate. Sa bahay. Yan. Yan yung mga nag-grocery namin, guys. Go lang, be. Alas na kami. Punta kaming Pinoy store. So, ayan, guys. Nakarating na kami. Pero, sarado. Close. Kinabahan ka din? Hindi. Huwag mong isabi dito sa vlog. Thank you, ate. Thank you. Yehey. Yehey. Mag-tiktok na muna tayo. So, nakapunta kami rito, guys, mga 5:10 na. Tapos, ayun, close na yung store. Pero, buti na lang natawagan namin yung may-ari. Babalik siya, tsaka ibubukas. Ang bait ni Ate Chess Ernanine. So, ayan. Pagpupunta kayong Canada, guys, may Pinoy store po tayo dito sa Quebec City. Paano yung sa'yo nakakita ng poging police? Meron din silang nido dito, guys. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo. Wala kasing nido sa ano eh. Sa mga store na ano, dito sa Canada. Dito lang sa Pinoy store makikita. Thank you! Ayan, nakabalik sila, guys. Kahit close na, thank you, ate. Oh, ang bait! Ayan, nakapasok na tayo, guys. Matutulog ka na sana, ate. Ang daming stock! Ay! Diyos ko po! Sabi ni Ilo. Ayan. Binag ko na to nung nakaraan, guys. Hala, ate, may walis ting-ting! Gusto ko to! Ha? Anong tawag nito? Ayan, bibili talaga tayo. Wait lang. Ayan guys, na-miss ko to. $5. Chicharon, $5. Ang mumura lang. Ayan, Century Tuna. Wala kasi to sa mga store, be. Ayan, ang saya ko. Thank you talaga, ate. May napili ka ba? Yung bangus. Mga tuyo, guys. Ayan, daming tuyo. Ay, ay, ayoko nito, hindi tender juicy. Ano yun? Hindi tender juicy. Hala! Ano to? Hindi tender juicy. Walang hotdog sa Canada, guys. Yung tender juicy. Pinoy tender. Ay! Gusto ko to. Sweet juicy. May goreng yung gusto. Ayan, may Goldilocks po dito. Cup noodles. Parang gusto mag-noodles eh. Mag-noodles ka. Parang gusto ko si may goreng nga. Minsan lang tayo pumapasok dito. Layo pa may pinagbiyahian namin, guys. Derye! May ginis sa mix, guys. Wala lang magic sarap. Si ate, si Ma'am Leo, yung nito mo. Yan, walang corned beef. Na-miss ko yung corned beef eh. Pinse. Padaing. Prito. Mamarinig sa toyo. Ay, sa supa. Hindi ako ng hotdog, guys. Walang hotdog sa Maxi. Ito din. Chorizo sa Cebu. Hi sa mga taga Cebu. Chicharon. Inuulam ko kasi to. Ayan. Fudgy bar. Gracias.
Pinoy. Actually, hindi ka to ng mga Pinoy. Ewan ko kung yun, kung naririnig nyo ako. Pero, panoorin nyo na lang. Tagal ko nang nakapag-vlog, guys. Sobra. Sorry. Pero next time, magpo-post ako ng ng vlog kung ano yung dapat or magkano na allowance na dadalhin nyo dito. Lalo na yung mga agency nila ay IPAMS. So, ayan guys, time check. 6:45. Ilan na lang natira sa benta mo? Ano na lang, 6 na spaghetti, isang lechugan, tsaka dalawang Shanghai, guys. Guys, sobrang sarap talaga ng lechugan. Actually, hindi naman siya ganun ka-serious yung business natin dito kasi we're not allowed to sell pag may mga ganun information. Secret lang yun. Tayo lang yung nakakaintindi, guys, kasi Pinoy tayo. So, ayan, guys. Wala talaga sa plano na pupunta ako dito ngayon. Sinamahan ko lang itong kaibigan ko. So, kaya yun, nakapambahay lang. Please. Ayan, guys. Ganito buhay sa Pinoy. Kaya pag may mga ganitong event, pumupunta kami, guys. Kasi, hindi ko na dito. Sobrang dami ng population ng Pilipino dito. Kaya pag kahit aalis kayo guys dito sa Canada, yung may pupuntahan kayo tapos may makita kayong Pilipino, nagpapansin na ito. No? Kaya kailangan mga pag-socialize kasi syempre, pag may kailangan kang pabor sa ibang mga Pilipino, di ba? Alam mo kung sino mga lalapitan mo. Tapos na yung first game. So, papasok na yung iba sa second game. Medyo hindi ako marunong manood ng basketball, guys. Kaya, aanuhin nyo na lang yung ano. Kaya nang bala umintindi. 1, 2, 3, 4, 5. Vlog mo, kuya. Christian Russell Reyes po. Oh, follow niya siya, guys. Ito yung vlog. Ayan, si ate. Ano pangalan mo, ate? John. John, ilang taon ka na dito sa Canada? 2 years. Oh, ang tagal na. Ito yung benta niya, guys. Pag napanood nyo to, wala na to. Ubus na, syempre. Sabi niya, ano to? Sapin-sapin with Oreo? Ay, ano to? Kuchinta, guys. Siomay niya, frozen pa to. Pwede nyo pa tong iprito. Ayan. Ano to te? Binignit to, be? Ay, bilo-bilo. Magkano, be? Ano? 6. Hala! Bili ako bilo-bilo, syempre. Bili na daw siya. Gusto ko yung bilo-bilo. Ayan. Vlogger yan natin. Hindi. Ba't na yun ka lang nag- Yay! Pauwi na kami! Last 20 seconds. Tara na, be! Pauwi na kami, guys. Wala. Pauwi. Sana nag-enjoy ko. Kaya sa taas na yun.